kasama ng mga anghel. Kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang itinturo bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinalubong na may mga ilawang magdiringas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng Banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para kang umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo ang mga utos ko, pagpapala sa iyo'y dadaloy sa iyo parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana'y sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ng taong hindi naaakit inyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging hadikay, pagtawanan lamang hatamak-hamakin ang Diyos sa dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siya'y binubulay sa gabi't araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niyang isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay natitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya matatangay at mapapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masasama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo po ang lahat.
ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga iyahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis, sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinabi nila, inalalahinan siya ng demonyo, naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mamaya ay mag-uumpisa na po tayo ng ating simbang gabi. Ang tanong ko po sa inyo, handa na ba kayo? Handa po ba kayo na mag-aalay at maglalaan kayo ng 9 days ng isang oras? At habang inaantay natin ang pagsilang ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, sa ating unang pagbasa, inalarawan ni Propeta Isaías na kailangan po nating ihanda ang ating sarili. Saan? Sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Pangalawa, sa Ebanghelyo mga kapatid, inilalarawan din kung ano ang ugali ng mga tao noong panahon ng ating Panginoon. At iba rin po ang ugali natin ngayon. No? Kaya ipinapaalala po sa atin yung tauhan o ipinapakilala po sa atin ng Ebanghelyo si San Juan Bautista, na tinutukoy ni San Juan Bautista na kailangan po natin magkaroon ng pagtanggap. Acceptance. Ano yung acceptance na ito? Gaya ng sinasabi ni Pope Benedict na magkaroon tayo ng conversion. Conversion kung saan inilarawan hindi lamang metanoia, bagkus inilarawan ni Pope Benedict na magkaroon tayo ng change of mind. No? Metanoia means change of heart. But kay Pope Benedict, change of mind. Yung pananaw natin, yung pag-iisip natin, alam po natin bilang isang Kristiyano, marami tayong mga rituals. Marami tayong mga Buddha-Buddha. No? Ah, mga parang yung mga sinasabi ng mga matatanda. Bawal yan, bawal ang ganito, bawal magwalis paggabi, mabubulag ka. Maraming mga ganun. Yung change of mind natin, na kailangan po natin palitan yung pananaw natin sa buhay. Hindi naaayon sa mga pamahiin, bagkus naaayon sa sinasabi ng ating Panginoon. Marahil kayo, may kanya-kanya po tayong mga rituals bago tayo matulog. No? Isa lamang po ang panawagan ng ating Panginoon, gaya ni San Juan Bautista, na ipinapakilala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. No, conversion, to convert. Kung ikaw ay
Gusto nating talikuran yung mga kasalanan natin na nagagawa noon. Umpisa na po natin. No? Ilang days na lang po bago magpasko. Handa na ba talaga kayo? Yes, Father, nakabalot na po ang mga regalo sa mga inaanak ko, sa aking mga mahal sa buhay. Yes, Father, handa na po yung mga envelope, yung mga ampaw. Pero kayo, handa na kaya? Handa na ba? Handa na kaya ito? Handa na kaya ito? Pagbabago ng ating puso, pagbabago ng ating isipan. O naroon pa rin yung pag-iisip natin na nakatuon lamang tayo sa mga material na bagay. Kaya mga kapatid, kung gusto talaga natin tanggapin yung biyaya ng Diyos, unang-una, tatanggapin muna natin mismo ang pagbabago. Paano? Uumpisan po natin sa ating sarili. Paano? Mahalin natin ang ating kapwa. Paano? Patawarin natin ang mga nagkasala sa atin. Kaya mga kapatid, kung gusto talaga nating, kung meron po tayong karamdaman, meron tayong sakit o dinadala, kaya tayo naririto. Forgiveness is the key. Forgiveness, ito yung sagot sa kagalingan natin. Kaya mga kapatid, habang papalapit na ang Kapaskuhan, nanawa, maialay natin ang ating sarili, ang ating isipan, ang ating puso sa ating Panginoong Hesukristo. Nahanda tayong tanggapin ang sinasabi ng Ebanghelyo, nahanda tayong tanggapin yung biyayang tatanggapin natin sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, habang tayo ay naghahanda, maumpisa nawa natin. Ngunit ano po yung hamon po para sa atin ng Ebanghelyo? Ang hamon po sa atin ng Ebanghelyo, paano ako mag-uumpisa? Paano ko iaalay ang aking sarili sa aking kapwa patungo sa kabanalan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y limig, sinang lubos, tuwa't galak, isa loob, sa magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niyang inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag, ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos hangapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amahalingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at putulin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-nisang isposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pupupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami ay diyan sa latang masama, pagkalooban ng kapayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa latang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagabligsaming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiin niyo. At sumaiin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Jesus, inihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinakinabang mo sa iyong banal na salo-salo
ay turuan mong kumilala sa iyong layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat namin gamitin upang kami ay sumapi sa iyong piling sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo mula sa December 16 hanggang 24 ay sa ikaapat at kalahati na madaling araw. At ang sibang gabi naman po ay sisimula na po mamayang gabi, ikalima ng hapon hanggang December 23 ay sa ikalima ng hapon maliban sa December 17, araw ng Linggo. Ito ay sa ikaanim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at mangyaring magabayan po tayo sa mga gawaing nakapos sa ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang bendisyon sa mga gamit na ito na pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama.
Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo na makaparang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na misa, humay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapal ang buong kalooban. Dahil sa kadakilan na ginawa ng Tanan sa kanyang kapangyarihan.